Hello guys and welcome back to our channel. And in today's video, ang pag-uusapan natin is yung ating dividend yield, okay? And to start this, alamin natin kung ano yung formula of the dividend yield. Dividend yield is equal to the dividend per share over the market price per share. So kapag ka bumili ka ng isang stock and then ang habol mo is yung dividend niya, ito dapat dividend yield yung ginagamit mong indicator, okay? So, dividend yield yung maaaring makuha mong return sa isang stock, okay? So, for example, may dividend per share ang isang stock na 1 peso. And then, ang current market price niya is 10 pesos. Okay? Then, basically, ang iyong magiging dividend yield is 10% or 1 over 10 pesos. So, makakuha ka ng 10% return over your total investment, okay? And ano ba yung relationship neto sa dividend and then market price? So, kapag ka mataas ang ating dividend, ang ating dividend yield, mataas din, of course. And then, kapag ka naman mababa ang ating dividend per share, then mababa din ang ating dividend yield, okay? And then, dun sa ating market price, kapag ka mataas ang ating market price, mababa yung ating magiging dividend yield. And kapag ka naman mababa natin nabili yung isang stock, then mataas ang ating dividend yield. So, ang technique dito is makabili ka ng isang stock dun sa lowest possible price niya, di ba? Para tumaas ang iyong dividend yield, okay? And then we have an example here. So, si SEC and then si GME7. So, recently, sila yung mga nag-disclose ng kanilang dividends. Okay, si SEC, meron siyang 1.25 pesos per share na dividend. And then, makukuha mong dividend yield or return at each market price. So, for example, 12 pesos to 17 pesos, ang maaari mo makukuha is 10.42% hanggang 7.35%. So, habang nagmamahal yung isang stock, bumababa yung iyong magiging return, of course. Ayan. Okay, and then dito naman kay GMA7, 1.35 pesos per share yung kanyang dividend. And then, at 7 pesos, makakuha ka dito na 19.29%. And then, at 12 pesos, 11.25% naman. So, ayan, bumababa din yung ating dividend yield. Okay? And then, ano ba yung mga things to consider natin para ma-maximize yung ating dividends, di ba? So, early positioning is key to maximize dividend play. So, ayan, dapat hindi ka dun bibili dun sa mismong dividend declaration, di ba? Dapat ina-anticipate mo or ini-speculate mo, magde-declare ba ng dividend itong company na to? And how can we do that? So, dito na naman papasok yung ating financial statements and then fundamental analysis, okay? Ang una natin titingnan, yung dividend policy, okay? So, tingnan natin si SEC, yung kanyang dividend policy. So, si SEC, kung makikita nyo dito, ito yung website ni SEC, makikita nyo dito yung kanyang dividend policy. Ayan, nandito, does SMPC pay a cash dividend? So, SMPC, si Semirara yan. So, si SEC din yan. Okay, the company's cash dividend policy is minimum of 20% of prior year's audited net income at parent level. So, ibig sabihin, makakuha ka ng minimum na 20%. So, minimum na yon ha. So, parang for sure, as long as may income si company, makakuha ka ng 20%. Okay? Let us take note of that. So, dividend policy niya is at least 20% of prior year audited net income. Okay? So, ayun yung possible na i-declare niya. Okay, ang next thing to consider natin is yung dividend declaration history. So, saan natin makikita yan? So, makikita natin yan sa ating PSE Edge. So, punta lang kayo sa PSE Edge and search nyo lang si SEC. Okay, dito sa company announcements para kompleto. So, tingnan natin si SEC. Type natin dito si SEC and then template name, dividend. And then, habaan natin yung period para madami tayong makita na periods, diba? So, simulan natin ng 2014 hanggang ngayon, okay? Si SEC, so assuming hindi yung paalam itong nag-declare sila ng March 25, 2021, then basically, ito yung iyong basis. So, March 18 and then March 2. So, ang dividend declaration niya is around March, di ba? For the past 2 years, okay? So, lagay natin dito. So, dividend timing is March. So, March. So, ang magiging speculation natin dito or anticipation or strategy is kapag ka April na, wala pa dividends, then we have to dispose. Dispose na ito si SEC. Diba? Kasi papasok lang tayo dito para sa dividend play. Diba? So, kapag ka April na, wala pang dividends, then dispose na si SEC. Ganun lang din yun. Diba? Kapag ka nagte-technical analysis ka, kapag ka na-hit na yung cut-loss point mo, dispose na, 'di ba? Ganun din dito sa fundamental analysis, 'di ba? Kapag ka wala pang dividend ng April, edi dispose kasi na-invalidate na yung iyong theory, okay?
And then, ang next na i-consider natin yung amount. So, magkano ba yung historical na amount na dinedeclare niya? So, tingnan natin ito. So, click lang natin ito para makita. So, nandito 1.25 pesos per share. So, lagay natin. Historical, 1.25. And then, tingnan natin yung isang year pa, yung March 2019. So, tingnan natin kung magkano rin siya. So, itong next year, tingnan natin yung kanyang disclosure, kung magkano yung kanyang historical dividend. So, 1.25 pesos din, okay? So, ang historical niya na dividend is 1.25, okay? So, ayun yung amount niya. So, historical dividend is 1.25. Okay, ano naman yung next thing to consider natin? Yung cash of the company. Saan natin makukuha yung cash of the company? Then, basically, meron kasi yan available sa mga broker natin. Kasi yung mga broker natin, nauuna yan sa mga information bago pa ilabas ng company yung kanila actual figure. So, tingnan natin sa website ng call, kasi si call ang aking broker. So, tingnan natin sa research fundamentals. And then, hanapin natin si SEC dito. So, SEC, kung may report siya ng income ni SEC for 2020. So, si SEC, search natin si SEC. Ayan, so meron siya dito, FY20 net income. So, available na sa kanya, and then open natin yung kanyang report. Okay, so ito na yung kanyang report. And tingnan natin kung may figures na siya dito na makikita natin yung balance sheet and then income statement ni SEC. Okay, so ito yung report ni COL dito kay SEC and may figures na siya dito. Ito yung gusto ko sa mga brokers, di ba? Meron na silang figures bago pa ilabas ni company yung kanyang financial statements. Actually, ito yung pinaka nagagamit ko sa mga reports nila, yung mga figures and research nila. Okay, kung makikita natin dito, nandito sa bandang baba yung kanyang income statement ni SEC. Kung makikita natin, meron siyang net income dito. Ito yung i-declare nila na dividends, di ba? 4.76 billion. And kung makikita natin, nangalhati siya almost noong 2019. So, we are expecting na bababa yung dividend ni SEC, di ba? Kasi nga, bumaba yung net income niya. And kung same pa rin yung dividend na i-declare niya, and then thank you na lang kasi generous yung company, di ba? Ayan, ang makuha nating EPS dito, 1.12. Ito na lang yung gamitin natin for the speculation of dividend. So, EPS is 1.12. And ang kanyang dividend policy, di ba, 20%. Then basically, itong EPS times 0.2, ito na yung minimum na makukuha mo. So, 0.22. And then ang historical niya, so ito yung minimum na makukuha mo, 0.22. And then may historical siya na 1.25, di ba? So, ayun. Okay, ano naman yung next na i-consider natin? Cash of the company. Ayan, makikita rin natin yan dito sa report, nandito sa balance sheet. Okay, ito, cash and cash equivalents. Kung makikita nyo dito, ito yung 2020 natin. So, medyo malaki, di ba? 23 billion yung cash and cash equivalents. So, basically, kung i-speculate natin na makakapag-declare ba ito ng dividend kahit pandemic, then basically, based on this, napakalaki ng cash niya and more or less, pwede siya mag-declare ng dividend. And tingnan naman natin yung kanyang cash flow kung naka-generate siya ng cash from its operation. Ito yan. So, operating cash flow 2020. Ayan, oh. Makikita nyo, 2020, meron siyang na-generate na cash flow na 15 billion. And ayan, so, mapapa-strengthen itong cash flow na to yung ating speculation na pwede mag-declare ng dividend ito si SEC. Okay? So, tapos na tayo dito sa cash of the company. Now, yung retained earnings, hindi natin siya actually makikita kasi under siya ng equity. Pero itong equity kasi natin is positive. Then, more or less, positive din yung retained earnings niyan. Okay? Pero not necessarily na positive yung equity, positive yung ating retained earnings. Ha? Pero, we can assume na positive yung kanyang retained earnings kasi wala naman tayo further details. Okay? And then, yung distributable net income. So, ito na yan yung nasa taas natin, yung 4.76 billion. And then, meron tayong EPS na 1.12. Okay? So, ayan, based on this, okay, so we can expect na ang ating dividend will be between 0.22 and then historical na 1.25. And magkano ba yung price ni SEC before nung declaration, di ba? Si SEC, tingnan natin, si SEC. SEC. Okay, si SEC, before siya mag-declare dito, ang price niya lang is nasa 12 pesos. So kung mag-speculate ka dito, di ba? So makakapasok ka, swerte mo ako nakapasok ka dito, as low as 12 pesos, di ba? So, assume na lang natin na 12 pesos yung ka nakapasok dito kasi nakapag-speculate ka, di ba? So, magkano yung magiging dividend yield mo? So, divide natin yung ating dividend per share over yung ating price. Magiging dividend yield mo is between 2% to 10%. Okay, so ayan. So, pwede natin pasukin si SEC kasi meron tayong nakikita na upside na between 1.87% to
10.42%. And based naman dun sa kanyang financial status is okay naman yung cash niya, and then yung net income, and then yung retained earnings, di ba? So, ayan. So, okay na yung speculation natin, anticipation of cash dividend for SEC. Now, pwede na natin siyang pasukin kung hindi pa natin alam na magde-declare siya ng dividend, di ba? Okay. So, ayun. And meron pa dito na prices go up by approximately the same amount of the dividends upon disclosure. So, tingnan natin si SEC kasi nakapag-disclose na siya ng dividend, di ba? Ang naging angat niya dito from the previous day is 1.32. And ang kanyang dividend per share na actually dineclare is 1.25 pesos, di ba? So, almost same lang yung nagiging pag-angat niya on the day of declaration dun sa kanyang dividend per share. Okay? And then, kapag ka naman ex-date, so... Sa ex-date naman, yung prices natin, it goes down by approximately the same amount of the dividends naman. So, bumabalik din siya dun sa dati niyang presyo. Okay, so pakitaan ko kayo ng sample, si MBT. Si MBT, nag-declare siya ng 4 pesos na dividend dito. So, kung makikita nyo kasi dito, nag-up siya. Okay, and kung nakapag-bodega ako dito bago siya mag-declare ng dividend, so ang last price niya is 48.20. So, ito, bago siya mag-declare, 48.20. And then, nag-declare siya dito, naging as high as 52.20, di ba? Kung magseset ako ng target price, yung last price niya plus yung dividend per share. So, 48.2 plus 4 pesos, ang magiging target price ko, 52.2. So, saktong-sakto doon sa pinakatuktok niya, di ba? Ayun. Okay? So, pagdating naman ng ex-date, so ito yung ex-date niya, ang last price niya is 51.6 and ayun, bumalik siya sa dati niyang level, di ba? So, ayun yung sinasabi ko sa inyo na kapag ex-date, bumabalik siya dun sa dati niyang level, di ba? Kaya, as early as possible, dapat dito pa lang nakabili ka na, di ba? Para hindi ka dito bibili. Kasi kung dito ka bibili, and then magkakaroon ka pa ng loss sa iyong capital, di ba? So, magkakaroon ka ng 5.83% na loss plus yung tax na 1.19%. So, approximately 7% yung magiging capital loss mo dito, di ba? Maaring lugi ka pa dun sa iyong dividends na makukuha, di ba? Ayun, kaya early positioning talaga and anticipation is key dito sa ating dividend play, okay? And then, ito naman, if only entering due to dividends, kung hindi ka naman long-term investor and yung dividend lang yung gusto mo, you can sell upon dividend disclosure. So, tingnan natin si SEC. Kung nakapag-bodega ka, then basically, when you need to sell upon dividend disclosure. Kasi, ang benefit nito, you don't have to wait anymore until dun sa ating ex-date and payment date. Pwede mo na agad ibenta yung iyong shares. And umangat na kasi siya. So, ito si SEC. Tingnan natin si SEC. Diba? 1.25 pesos per share lang yung dividend niya. And kung umangat na siya ng 1.32, bebenta ko na to kasi makakash ko na yung aking BP. So, magkakaroon pa ako ng other opportunity to buy other stocks. And hindi ko na kailangan mag-wait ng payment date and then ng ex-date para i-dispose yung aking shares. Diba? Ayun. And then, ayun, meron ka rin mo, matataksan ka rin ng 10% if you avail of the dividends, di ba? Mababawasan pa ng 10%, magiging dividend income mo. Okay? And then, with regard to the target selling price, ayun, sinabi ko na sa inyo kanina, di ba? Yung last price niya plus yung dividend per share, ay yung ating magiging target selling price. Actually, si DMC, bumili ako kay DMC kasi check din natin yung financial status ni DMC. So, tingnan natin si DMC kung makakapag-speculate tayo na may dividend si DMC, di ba? DMC. Ito kasi usually, based sa history ng DMC, nagde-declare siya ng dividend after ni SEC. Ayan, tingnan natin yung kanyang financial status. And nandito yung kanyang dividend policy. Ayan, si SEC, si DMC. DMC lagay natin dito. And then, dividend policy niya, tingnan natin. And then, yung historical niya na dividends. Ang dividend policy niya nakalagay dito, at least 25% of the core net income. Okay, so 25% daw yung kanyang minimum dividend, core net income. So, lagyan natin sa ating research paper. And then, ang dividend timing niya, so hanapin natin sa Edge, si DMC. DMC, okay. Si DMC, ayan, so ang, nag-declare na pala siya ng dividend ngayon, no? So, sakto. Okay, so March 5, ayan, so makita natin dito, so March yung kanyang timing. And then, April noong 2019. So, between April and March yung kanyang dividend. So, lagay natin dito, April, March to April. So, kapag may na, wala pa dividends, and then, dispose na natin. Wala na yung theory natin na magkaka-dividend to, di ba? And then, ang kanyang historical dividend, tingnan natin. So, dalawa siya, March 5. Isang regular siguro to, and isang special. Ayan, meron siyang 0.25. So, 0.25. And then, tingnan natin yung kanyang regular, special, ay common to, no?
So, tingnan natin yung isa. Magkano to? Siya ay 0.23. So, in total, 0.25 plus 0.23, meron tayong 0.48 na dividend per share dito kay DMC, di ba? Tingnan natin yung another year niya. So, April, nag-declare siya dito ng 0.20. And then, tingnan natin yung kabila. 0.20 and then 0.28. So, 0.48 ang kanyang historical dividend rate. Now, tingnan natin yung kanyang financial status, si DMC. Okay, so, buksan natin yung dinownload natin kay Cole na DMC. Ayan, so, search nyo lang kay Cole kung Cole yung broker nyo or other broker. Meron yung mga research paper with regard to the companies, diba? Ayan, si DMC, ito yung kanyang summary. Ayan, so, ang core net income niya, ito yung sinasabi natin, 6.5 billion, diba? So, tingnan natin yung kanyang financial reports. O, ito, okay? Ang kanyang EPS, 0.52. So, ito yung gagamitin natin na minimum. 0.52 ang kanyang, so 0.48 ang kanyang historical dividend. And then, ang kanyang EPS ngayon is 0.52. Magkano ang ating minimum dividend? Ang minimum dividend natin, 25%. So, 0.13. Ang pwede natin makuha dito kay DMC, between 0.13 and then 0.48. Okay? And kung nakabili ka dyan, bago mag-declare, ako kasi nakabili na ako dito kay DMC before. So, nag-declare na pala siya ng dividend, di ba? So, sakto. Nakabili ako kay DMC 5.2 dito. So, 5.2 siya before nung dividend declaration. Okay. So, ayun. Nag-declare na pala ng dividend ito si DMC. Eh, magkano ba yung dineclare niya na dividend ngayon? Ang dineclare niya ngayon is 0.35. Uy, malaki-laki. And then, another 0.13. Uy, 0.48 din ang kanyang dividend ngayon, di ba? And kung bumili ka nung a day before, di ba? So, nasaktuhan mo dito. Magkano ba yan? 5.43 ang kanyang last price before na dividend. 5.43. So, tingnan natin. So, meron ka magiging dividend yield na at least 2.39% to 8.84%, diba? So, ayan. With regard to the target price, ang tina-target price ko kasi dyan is yung last price niya plus yung dividend niya na 0.48. Ang target price ko dyan, 5.91. Actually, nakalagay na ako ng sell order ko ng 5.91. Tingnan natin kung mahihit yung aking dividend na play. Okay. And pwede ko naman i-adjust yung aking target profit kung hindi siya mahihit. Diba? So, ayun ang ating target selling price, last price plus the dividend per share. Okay? And then, ito yung example natin nung ating sell on disclosure or avail of the dividends. Diba? Kuwari si GME7, bumili ka before nung dividend declaration niya na 7.48. And then, may 2,000 shares ka. Ang magiging cost mo dahil net of taxes, 15,000. And then, di ba, sabi ko sa inyo, babalik yung presyo niya dun sa price before the declaration, dun sa dati niyang presyo, di ba? So, 14,826. So, assuming binenta mo din siya dun sa magkano mo siya binili. Kasi bumalik yung presyo niya, di ba? Magkakaroon ka ng loss na negative 178. So, 178 pesos lang naman. And then, on top of that, makakuha ka ng dividend na net of 10% tax na to. So, net na to, 2,430. Ang iyong magiging net gain is 2,263.4. And then, kapag ka naman nag-sell on disclosure ka, hindi mo in-avail yung dividends, di ba? Kasi ayun lang naman yung habol mo, di ba? Yung amount ng dividend. And kung makukuha mo na agad siya, hindi, benta mo na agad, di ba? So, si GMA7, muli kang 7.48. And then, ang dividend niya is 1.35. So, ang magiging target price ko dyan is 8.83. And kung makikita natin, ang cost ko, 15,000. And then, kung isesell ko siya at 8.83 na target price ko, 17,501. Ang makukuha kong net gain is 2,497.81, which is quite higher. So, konti lang naman. Pero ang maganda kasi dito is magagamit ko na yung BP ko, di ba? Pwede ko na siya ipambili ng ibang stocks and then makapag-avail ako ng other opportunity. And ayun lang for this video. And ayun pala yung ating last speculation or anticipation ng dividends na si DMC is nakapag-declare na pala siya right now, di ba? Habang ginagawa natin tong video. And ayun lang, kung may natutunan kayo in this video, please consider subscribing to our channel and please click the like button na rin. And thank you for watching and see you on my next video.